building a live streaming setup under 3,000 pesos. Medyo challenging yan, pero syempre dahil ako si Boss Lucio at ako ang stream coach ninyo, eh simple lang yan guys, nagawan ko ng paraan yan. Actually, may nag-comment sa atin, kaya ako naisip ito guys, at sabi niya, Boss Lucio, ba't hindi ka gumawa ng 5,000 budget streaming setup? Yung mga webcam, microphone, capture card, anything mga pwede natin na ginagamit sa live streaming ng under 5,000 pesos lang. Medyo challenging talaga siya. And alam naman natin na karamihan ng tao dito sa Pinas eh wala pong budget para makabuo ng magandang live streaming setup, mabili yung mga tamang equipment like the high-end camera, high-end microphone guys, and everything guys para magkaroon ka ng high quality live streaming. So itong video na to, makakatulong to sa mga aspirant streamer lalo na kung tight ang budget nila. Pero syempre mga patid natin, kung ikaw ay may pera naman, why not guys, nabilin na nyo yung mga tamang equipment guys, kagaya ng mga nire-recommend ko sa inyo para talaga mag-step up ang inyong live streaming. Pero again, majority ng tao sa Pinas ay hindi kaya yon, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang sa live streaming. Kagaya ko guys, nag-umpisa naman ako nang wala naman or yung mga budget lang, di why not, di ba mga patid? So guys, ito ang live streaming setup guys na 3,000 under lang yung ating magagastos. So guys, tara, huwag na natin patagalin, umpisa na natin. Ba mag-step up ang iyong stream layout? Yung tipong gusto mo original ka or bibihira mo makita sa iba at high quality at animated pa. O saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Onda TV. Onda TV, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng content creator and streamer. So simple lang, pag may gusto ka, search mo lang dito sa search box, overlay, and then enter. Madadirect ka na sa window na to and ang sobrang dami mong pwedeng pagpilian ng mga design or theme na babagay sa iyong streaming. Once you purchase, may option ka na single pack or a package. So, mas recommended ko na bilhin ninyo package dahil kompleto na, meron na kayo ditong animated overlay, animated webcam overlay, animated post banner, starting banner, ending banner, at iba't ibang alert panels kagaya nito. At syempre, ang ating stream transition na stinger. So, ang lahat ng yan, mga patid natin, ay nasa Onda TV. Kung nanonood ka ng live stream ni Boss Lucio, kung bakit ang gaganda ng mga alerts ko at transition, eh dahil yan sa Onda TV. So, simple lang pumunta dyan, guys. Makita nyo po yung link dyan sa screen or nasa description box. www.on.gg/boss_Lucio. And syempre, para maka-discount ka ng 50%, eh alam mo na, gamitin mo ang code na Lucio, eh malaking bagay yan para maging kalahati na lang ang presyo ng babayaran mo. Naka-animated design ka na, quality, at syempre mga patid, hindi kayo makaka-copyright dahil binili nyo yan. So ano pang inaantay mo? Onda TV. So ngayon mga patid, dahil sa Pilipinas tayo nakatira, alam naman natin kung saan tayo bibili pagdating sa mga ganitong bagay. Nandyan ang Lazada, Shopee, or Facebook Marketplace. So yun nga, punta na tayo sa unang-una natin dapat bilhin guys, ang microphone. Dahil ang microphone guys, ito yung pinaka-importante sa live streaming, ang audio. Kailangan malinaw at malinis tayong naririnig ng ating mga viewers. So ito ang Vertux Condor High Sensitivity Gaming Microphone guys. So it's around 1,495 pesos lang dito sa Lazada. So guys, napakaganda na nitong microphone na to at pwedeng-pwede to guys ilagay kahit saan, 'di ba? So hindi siya ganoon kahirap ipwesto kung gusto man natin siyang bilhin. At meron niyang simple na mute and unmute button, and then meron siyang knob button mga patid para sa master volume niya. So sobrang handy at sobrang hindi siya technical para sa mga baguhang streamer. So meron na tayong nagastos na 1,495 pesos. And syempre, ang next naman natin guys, it's ang webcam. Ang mga webcam ngayon na medyo may kamahalan lalo na pagdating sa Logitech, at sobrang hirap pong bumili ngayon ng mga Logitech C920, the C922, sobrang hirap pong umanap niya. So guys, magbababa muna tayo ng level ng webcam, pero maganda naman kahit papano yung quality at pasok sa budget natin. So mula ito sa Shopee mga patid, ito dito ko siya nakita, this is the Supremo Full HD 1080p webcam. So
guys, ang presyo nito, it's 499 pesos. So sabihin na natin 500 pesos yan. Not bad guys, sa 500 pesos meron ka ng webcam. So meron na tayong nagagastos na 1,994 pesos. So meron pa tayong 1,000 plus. So pwede pa tayong bumili ng ilaw at pinaka-importante ang ilaw na yan guys pagdating sa live streaming. So ito yung nakita ko na mura na na po pwede na natin magamit para sa ating pagla-live stream. Ito nga yung ring light na nakita ko sa Lazada guys. Ang presyo nito is 379 pesos lang. So good na yan guys para sa live streaming kasi hindi naman natin kailangan ng malaking ring light. So ang nagastos na natin guys, it's 2,373 pesos. So mga patid natin, itong next na to, it's optional lang. Kung gusto nyong gumamit ng captured card guys, meron akong re-recommend sa inyo na mura, pero guys, baka lumagpas na po yung budget natin sa 3,000 pesos. Ito nga yung nakita natin sa Lazada guys, na HDMI video captured card. Ang presyo na lang neto guys, is 323 pesos. So yan siya mga patid natin kung gusto nyo pong gumamit ng captured card. So good na ito para sa mga nag-uumpisa kasi guys, pasok na pasok sa budget no to, 323 pesos lang. Pero mga patid natin, syempre, bibili pa kayo dyan ng additional HDMI cable, ng HDMI dongle para sa ating phone. Lalong-lalo na guys, if you are using iOS device, bibili nyo tong dongle na to at hindi po pwedeng peke. So guys, this nagkakahalaga ito sa mga Apple Store ng 3,000 pesos. So kung magka-captured card kayo guys, yeah, it's good at talagang mas maganda yung level ng live streaming natin. Pero yun na nga, gagastos pa kayo ng additional 3,000 pesos para sa ganito. Para naman sa mga Android device dyan, mga patid natin, depende rin sa brand na mabibili nyo. May mga 1,000 plus or 2,000 plus, mga patid natin. So guys, hindi ko muna i-re-recommend dito yung captured card. Pero again, if you want to use the captured card setup, mga patid, ayan ang mare-recommend ko sa inyo. The HDMI video captured card kasi nga, mas mura siya kumpara sa Acasis and sa mga Elgato, lalo na kung kayo ay nag-uumpisa pa lamang. So ngayon, mga patid, meron akong i-re-recommend sa inyo na mirroring app na pwede nyong gamitin talaga guys ng pangmatagalan at kayang sumabay sa mga high-end na captured card. Ito nga ang Duan AirPlay. So ang Duan AirPlay mga patid natin, it's a mirroring app na gagamit ka ng wired or wireless. So guys, mas prepared dito pag ginamit nyo to wired talaga guys. Mas sulit, sobrang talaga. Sobrang sulit nito. So nagkakahalaga ito ng 9.99 USD or sabihin na natin 10 USD equivalent sa 500 pesos. So kung ito total natin lahat ng ating nagastos, meron na tayong 2,873 pesos. May supply pa yung 3,000 pesos mo. So ngayon mga patid, antayin na lang natin dumating yung mga in-order natin sa Lazada na yan. At ito na yung pinaka-challenging dito kung paano natin yan isi-setup sa ating mga streaming software like the OBS nang sobrang maganda yung quality at hindi papangit yung quality guys. So tara mga patid, antayin na lang natin dumating yung mga gamit na yan. So ngayon mga patid natin, dumating na po yung ating microphone dito at ito na nga siya guys, napakaganda niya. And this is the Vertux Condor guys. So napakadali lang yan yung setup, pwede natin siya pwesto kahit saan, di ba? Left, right, and tagilid kahit saan guys, pwede. Kasi guys, na-adjust po yung kanyang microphone. And again, this microphone ay meron siyang high sensitivity gaming microphone. So pwede ka atin siya kahit medyo malayo and meron siyang simple mute and unmute button and master volume guys. So excited akong ilagay ito sa ating OBS and mapaganda yung kanyang tunog dito. So next naman natin guys, this is the webcam mula sa Supremo. This is the 1080p Full HD na Supremo HD webcam. So mga patid natin, itong webcam na to ay napakaganda na rin. So this webcam is napakaganda na para sa budget niya. So guys, ito yung middle niya, pwede mo pong i-adjust yan para sa focus, okay? Yun yung isa sa mga mahalagang bagay pagdating sa webcam, yung focus. And I try my best na mapaganda yung resolution na meron itong Supremo na to sa ating OBS para kahit mumurahin lang yung ating webcam, hindi pa magmukhang mumurahin siya, okay? And ang last na dumating guys, ito na nga ating ring light mula dito rin guys at maliit lang talaga siya. At not bad na to para sa nag-uumpisa sa live streaming. Ooh, not bad my friend. Medyo harsh lang siya ng bahagya pero not bad. And this ring light, meron siyang tatlong option. So meron siyang white, meron siyang warm, and then meron siyang cool. Okay guys, so ako prepared ko white. And meron din siyang dimmer guys. If you want to dim
Okay, like that. And kung gusto nyo na maliwanag, so depende na yan sa area natin. Tara, punta na tayo sa ating PC at i-set up na natin itong mga ito. At tignan natin guys kung ano ang magiging kalabasan nitong budget streaming setup natin. So yun mga patid, nandito na tayo sa ating taas. Ito yung taas ng gaming room ko. So may maliit tayong PC setup dito. Na-set up na natin yung mga nabili natin, the webcam, the microphone guys, and yung ring light natin. At syempre guys, yung ating smartphone na gagamitin. So tara mga patid, umpisa na natin. Punta na tayo dito sa ating OBS at i-set up na to mga pinagbibili natin sa Lazada. So from the OBS guys, syempre guys, add muna natin yung ating nabiling webcam. So video capture device, and then click natin dito, webcam. Hanapin lang natin siya. So that's it. Not bad. Not bad guys. So makita naman natin na may focus ring to. So ayusin lang natin yung focus natin. Yes, much better na. And mga kapatid natin, itong microphone na gamit natin, itong Vertux, may simple mute. Oh, di ba? So, hello, hello, mic test. So, simple lang yan. Punta lang tayo sa settings. Punta tayo sa audio. And then, for audio, guys, pili lang natin yung ating microphone. Ang pangalan niya is a USB microphone. And that's it. So, mga kapatid natin, kung gusto nyo mapaganda yung microphone natin, guys, meron na po akong vlog niya na yan nandyan. Check nyo na lang yan kasi hindi nakakasya dito sa ating video. So, once na okay ng lahat, nakikita naman natin dito sa ating mixer, nag-feed na po yung ating microphone. Setup na natin ng lahat. So, punta tayo sa ating Do One AirPlay. So ito yung ating Do One. So dito sa Do One guys, pwede natin gamitin ng ating mga Android device or any iOS device guys kasi both gumagana siya. So guys, mas gamay natin ang iOS, so iOS ang ating gagamitin. So simple lang, open lang natin yung ating Do One AirPlay and then from your iOS, mga patid, connect lang natin siya and antayin lang natin lumabas. Nandito na po yung ating iOS. And buksan na natin yung ating Mobile Legends dito. So okay guys, working dito yung ating Mobile Legend. So paano natin siya ilalagay dito sa ating OBS? So simple lang, liitan lang muna natin yung ating webcam. And add tayo dito guys ng window captured. So lagay natin dito Do One. And ayan na, that's it. So once na okay na guys, right click, transform, and then fit to screen. And that's it. And then ilagay lang natin yung Do One sa baba. So ngayon mga kapatid natin guys, ito po yung silbi ng ating ring light. Kung tatanggalin po natin yung ring light guys, ganito po yung magiging itsura natin. So didilim. So that's why napakalaking bagay ng isang mga ilaw pagdating sa ating live streaming setup. So kahit ring light na maliit lang yan, malaki na po yung naitulong yan sa ating live streaming. So ganun lang. So yan mga kapatid natin ang ating building streaming setup under 3,000 pesos. And gagawa pa po ako ng mga ibang streaming setup budget guys hanggang sa makarating tayo sa ultimate setup. So yun mga kapatid natin, I hope nakatulong to. Kung hindi po kayo naging satisfied sa mga sinabi, pwede kayo mag-comment niya sa baba. Babasahin ni Boss Lucio yan at pupusuan. At syempre mga kapatid natin, kung ikaw ay bago dito at gusto nyo pang lumawak ang inyong mga kaalaman pagdating sa streaming and technology, don't forget to like, share, and comment, and subscribe at yung the bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. I'm Luis D. Arteves, aka Boss Lucio. As always, happy streaming!